Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po tagapaglingkod nyo, Karunungan Diyos, Ikitin at Martial Arts. Ang topic po natin ngayon is patungkol po sa mga kargada o mga depensa sa katawan. Saan ba tayo makakuha ng malakas na basihan na galing sa kautusan ng amang may kapal? So bakit kailangan natin mayroon tayong mga kargada? So ang tinutukoy po ng kargada ay ang mga singaw ng kalikasan o mutya. So dito po natin makikita ang isa sa mainam o malakas na basihan ay ang tinukoy sa Episo sa Ice Versikulo 13 na sinabi po doon na kaya't isuot ninyo ang armas o ang kargada na galing sa amang may kapal upang makapanlaban kayo sa panunubok ng mga masasamang likha at upang hindi nila kayo kayang tuligin magpakailan paman. So yun po ang basihan sa Biblia at nakasulat din sa Korinto na sinabi na ang kaharian ng Panginoon ay hindi lamang salita kundi ito din ay may kapangyarihan. So kasi yun nga sabi ko nung simulan ng amang may kapal ang paglalang o ang panggawa, una ang salita at dahil kasunod doon ang kapangyarihan. So sinabi doon ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Pagkatapos, sinabi na naman doon na ang espiritu ng amang may kapal ay nasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, espiritu hindi po nanghulugan na nag-iisa lang. Tinawag lang ng espiritu ng Diyos pero yun ay mga marami po yun. Kasi nasa ibabaw ng tubig. At hindi lang din yun sa tubig, kasama din po sa lupa. So bago ko po ipagpatuloy, sana po i-like at share at subscribe niyo po ang video natin. So ipagpatuloy natin, ang sinasabi, ang tinutukoy na espiritu ng Diyos, yun po ay ang singaw ng kalikasan, mutya, at kung ano man yung mga ginagamit namin dito o natin dito sa harap. So yun ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mutya. Yun ay mutya ng lupa, yung sample natin ay yung bina, batong umo, batong kahoy, batong uling, at marami pang uri. Kasi maraming mutya ng lupa. At sa tubig, yun ang mga espiritong nasa mutya na, tinatawag natin kinasunatulya na libon, yung litub, yung suso na libon, pandakaking pula, pandakaking itim, at saka yung balisong dagat, at marami pa pong iba. At of course naman po sa mutya ng hangin, yun din ay tinutukoy sa Espiritu ng Diyos na tinatawag na yung awg o salindugok. Yung sa iba, tinatawag nila yun daw ay buhok ng engkanto, duwende, at iba-iba. O kapre, ano pa sinasabi nila, pero ang totoo po yun, ang sumisimbolo po sa mutya ng hangin. At kung meron kayong ipo-ipos, mainam po. Pero ano po dyan ngayon ay kadalasan ang sumisimbolo sa mutya ng hangin ay talaga yung awg o salindugok. Kung saan pag siya ay isang uri ng halaman, nga pag siya ay nabasa, ay siya ay umiikot. Kaya siya tinawag na awg o salindugok. At of course naman po, pati po lahat ng mga dahon, tulad naman ng Santa Ana, San Miguel, Santa Catalina, Kurutan, at saka Igera, may angking kabal, yan din ay kasama sa mutya ng hangin. Bakit sinabi ko na kasama? Lahat po ng halaman ay nagpo-produce ng hangin. Sila ang gumagawa ng hangin. So, in a cycle of life, sa cold chains, yun ang function ng mga halaman. Nagpo-produce ng hangin. At sunod naman, sa apoy, lagi kong inaano sa inyo, ang mutya ng apoy ay ang pangil o ngipin ng kidlat at saka yung cremite o yung bulalakaw. Bakit? Kasi yun ay sila ay naglalagablab. Sila ay sumisimbolo sa apoy. Yan. Lalo na ang pangil ng kidlat. So yan man po mga kapatid. So sila, mga singaw ng kalikasan o mga mutya, yan po ang tinukoy sa Episo sa Espiritu 13 na sinabi na kargada ng amang may kapal. So of course, mapagana natin yan kung mayroon po tayong kaakibat na dasal. Example ko sa inyo, kahit pa Salmo 91. Bakit po Salmo 91 ang mainam?
kasi sinabi doon na ang Panginoon lamang ang tanging malalapitan sa oras ng pangangailangan. Totoo naman po talaga. At sa marami pa pong bersikulo na magagamit natin patukul po sa karunungan. So, ipakita ko sa inyo, maniwalad kayo sa hindi, ito ay mukha natin sa ito'y bulalakaw. So, pakita ko lang. So, ito ay itim. O, tamaan natin ang liwanag. Wait lang ha. Yan o, kung mapapansin nyo, nawawala yung pagiging itim niya. At siya ay nagmistulang nag yellow green. Pag ilapat siya sa yan o, puro itim yan. Pag ilapat sa liwanag, siya ay mag-iibang kulay at magkaroon na ng kulay green. Yan. Yan o. So, ito'y isang uring mutya na galing sa taas. So, mutya ng isang uri din ang mutya ng bulalakaw. At sample naman natin mutya ng kinason. Yan. Yan. Ito yung mutya ng tulya. Shelly bone. Ito sa bulalakaw din. Ito ay galing sa Encanto, mutya ng Encanto. Papansin niyo may taong nagkaano diyan. Titik dito sa kabila naman. Yan oh. Ito, mutya ng bukana. Ano ba yung bukana? Eh kung saan yung spring o lumalabas yung tubig. Yan, mutya ng bukana. Ito, mutya din ng tulya. Ito yung mga personal na gamit ko mga kapatid. Mutya ng orchids, yung bulaklak. Mutya ng langka. Yan. Ito, jitstone. Oh. Yung, ano yan? Green. Pag-ilawan. Wala yung pagiging green. Ano, napakaganda tingnan. Pag-ilawan. Kahit ilayo pang ano. Yan. Kuha natin sa ilog. Ito ang corona. O lagpasan. Yan. So ito yung pangil o ngipin ng kidlat. Ito yung personal kong gamit ng ngipin ng kidlat. Kung may mga third eye dyan, makikita nyo yung tatlong persona dyan nakaupo. Ito'y tinatawag na mamuak. Ito yung salsagan ang ginawa natin kay Binwan. Tapos batuumo. Itong batuumo yung sumisumbulo din sa mutya ng lupa. Yan, gumamila silis. Ito'y mutya ng kahoy. At ito, mutya ng baos ang mata sa bibig. Meron din tayong mutya ng baong ulang mata. So again, sa mga hanap ng karunungan o ano dyan, bang kaalaman, mababasa po nyo sa episode 6, versikulo 13. Ang singaw ng kalikasan o mga mutya, yan po ang tinukoy sa episode 6, versikulo 13 na sinabi daw ng amang may kapal na kaya't isuot ninyo
ang kargada o armas na nagmumula sa amang may kapal upang makapanlaban kayo sa panunubok ng masasamang lilikha at upang hindi kayo matulig at umatalo kailanman. So yan po ang malaking basihan bakit kailangan natin magsuot ng mga kargada. Ito mga kaibigan. So sana po may natutunan kayo. At sana ay mahiling ko sa inyo ang pag-like, share at subscribe po sa video natin upang mas matunghayan pa po ninyo ang mga susunod na iuulat ko sa inyo. At maraming salamat at hanggang uli, hanggang sa muli. At sa mga biter dyan, challenge ko sa inyo so ano yung makikita nyo dyan sa gilid. Okay? So sa ngalan Ama, Anak at Espiritu Santo, madali ka, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo. Basbasan mo po amang may kapal kaming lahat upang makita namin ang liwanag na matututong sa bawat isa namin at upang makita namin ang iyong kaharian. Maraming salamat po at sana ibigay nyo sa amin ang grasyang walang hangganan, yan may material at espiritual na pangangailangan namin. Maraming salamat po at purihin po ikaw. Diba, 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 aleluya, oh ha. Hanggang sa muli mga kapatid. Again, sana po yung like, share, subscribe nyo po ang video natin. Big shout out sa mga kapatid natin na sa ibang bansa. At sa mga kapatid natin nandito sa Pilipinas. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po.